lang. Anyo lingkod, Mr. GArry C. Tabungar. Kamusta po kayo? Marahil sa oras na ito ay dumadanas kayo ng isang mabigat na problema. O marahil ikaw ay nasa banig ng karamdaman. O marahil ikaw ay natatakot dito sa COVID-19 pandemic na nagdulot na nga ng maraming kapahamak at kamatayan. O marahil ikaw ay nag-aalala dito sa bagong setup ng pagtuturo o yung tinasabing new normal at marami pang iba. Ngayon mga gusto ko pong sabihin sa iyo na sa lahat ng ito, sa lahat ng mga problemang ito, may pag-asa. Gamit ang salita ng Diyos ay pag-usapan natin hope in the midst of our battle. Pag-asa sa gitna ng lahat ng ating pinagdadaanan. Ayon po kay O.S. Marden, there is no medicine like hope. Sabi nga, pwede kang hindi kumain ng 40 days, pwede kang hindi uminom ng 7 days, pero hindi ka pwedeng mabuhay kahit isang minuto nang walang pag-asa. Ang pag-asa ang dahilan kung bakit tayo nagpapatuloy. Ang pag-asa ang dahilan kung bakit tayo ay nagsasabi, magagawa ko ito. Sabi ng diksyonaryo, ang pag-asa ay defined bilang a feeling of expectation and desire of a certain thing that will happen. Yung mga bagay na inaasahan at inanais mo na mangyayari. Ayon kay Martin Luther, everything that is done in the world is done by hope. And I really agree na sa lahat ng gagawin natin, sa lahat ng sitwasyon natin, kailangan talaga natin ng pag-asa. So sa umagang ito, pag-usapan natin, paano nga ba tayo magkakaroon ng pag-asa sa gitna ng mga bagay o sitwasyon na pinagdadaanan natin? Sabi po ng Jeremiah chapter 17, verse 7, blessed is the man that trusted in the Lord and whose hope the Lord is. Mapalad ang taong tumitiwala sa Panginoon at ang pag-asa niya ay sa Panginoon. Sabi nga ng ibang talata sa Psalm 31 verse 24, and he shall strengthen thine heart, all ye that hope in the Lord. Sabi rin po sa 1 Corinthians chapter 13 verse 13, and now abideth faith, hope, charity, these three, but the greatest of these is charity. Hebrews 11 verse 1, faith is a substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Sa pamamagitan ng pag-aklat ng mga awit of the Book of Psalms na sinulat po ni King David sa book as a Psalm 27 verses 1 to 6, bibigyan tayo ni King David ng mga punto o mga bagay na pwede nating gawin o panghawakan para sa pag-asa na inaasam-asam natin sa ating sitwasyon. Ang Book of Psalms ay tinatawag na Song of Praise o Book of Praise. Punong-puno ito ng pagpupuri, pagpapasalamat at pagluluwalhati sa Diyos. Dahil si David mismo, the greatest king of Israel, yung tumato kay Goliath na higante, ay dumaan sa napakadaming battles, dumaan sa maraming problema at napatunayan niya na may pag-asa. Pero sabi nga, ano ang naging sikreto ng pag-asa ni David sa lahat ng mga battles sa pinagdaanan niya? So, isa-isayin natin ang mga talatang ito as we study this. Una, our confidence in the Lord provides hope. Dalawang bagay po ang pag-uusapan natin sa puntong ito. Una, confidence in the person of the Lord. Pangalawa, confidence in the performance of the Lord. Confidence in the person of the Lord. Sabi po ng Psalm 27:1, the Lord is my light and my salvation, whom shall I fear? The Lord is the strength of my life, of whom shall I be afraid? Sa talatang ito, binanggit ni David ang tatlong attribute o katangian ng Diyos na naging batayan niya ng kanyang pag-asa. The Lord as his light, as his salvation, and as his strength. Pero bago natin ipaliwanag ito, binanggit niya yung salitang my Lord. Napaka-importante na hindi lang tayo humingi ng tulong sa Diyos, mahalaga din na tayo'y magkaroon ng personal na relasyon sa Diyos.
As we go along ay pag-uusapan po natin yan. Pero dito makikita natin na talagang hindi lang nakatulong ang Diyos kay David, kundi talagang in a very personal way, si David at ang Diyos ay nagkaroon ng magandang relasyon, magandang ugnayan. Sa buhay po ni David ay nakita ito yung mga himala, yung mga tulong ng Diyos sa kanya. Una, the Lord is my light. God delivers His people from darkness. Sabi nga po doon sa Genesis chapter 1 verse 3, and God said, let there be light. And there was light. So kauna-una ang nilikha ng Diyos bago likhain niya lahat ng bagay ay liwanag. Sabi niya rin po sa John chapter 8 verse 12, and spake Jesus unto them, saying, I am the light of the world. He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. 1 John chapter 1 verse 7, if we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship one another, and the blood of Jesus Christ, His Son, cleanseth us from all sin. So napakaliwanag na ang Diyos na siyang liwanag ay magbibigay din ng liwanag sa ating mga sitwasyon. Sa pamamagitan ng kanyang salita, sabi nga sa Psalm 119 verse 105, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Kaya nga po sa pamamagitan ng pag-aaral salita ay nabibigyan tayo ng confidence at magtiwala sa Panginoon na kahit anong sitwasyon meron tayo, may pag-asa na tayo makalampas at matapos ang mga sitwasyong ito. Hindi lang yung kanyang light, kundi yung kanyang salvation. God delivers His people from damnation. Physical salvation, and most importantly, spiritual salvation. Alam niyo po, isa sa pangalan ng Panginoon, He is God, or the Lord, the Savior. In Matthew chapter 1, verse 21, and you shall call His name Jesus, for He shall save His people from their sin. Nasabi din po ng angel doon sa Luke chapter 2, for unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord. Acts chapter 4 verse 12, neither is there salvation in any other, for there is no other name given among men whereby we must be saved. Pinatotohanan din po ni Apostle Paul sa 1 Timothy chapter 1 verse 15, this is a faithful saying and worthy of all acceptation, that Christ Jesus came into this world to save sinners, of whom I am chief. Bakit po nasabi ni Pablo na siya ay chief of all sinners? Kasi sa aklat ng Acts, makikita natin na bago naging Kristiyano at naging apostol si Apostol Pablo, siya ay mamamatay Kristiyano, nagsusunog siya ng mga simbahan. At marami pa siyang ginawa talagang nakakalamya at nakakalungkot na ginawa niya ito laban sa mga lingkod ng Diyos. Pero isang araw nakilala niya ang Panginoon, nagkaroon siya ng personal na encounter sa Panginoon, at dahil dito, unti-unti nabago ang kanyang buhay ng Panginoon. Kaya dito makikita po natin na ang Panginoon, siya yung ating liwanag, siya yung ating kaligtasan, at pangatlo, siya yung ating kalakasan. The Lord is the strength of my life. God delivers His people from defeat. Sabi po ng mga ilang talata sa Romans chapter 8 verse 37, nay, in all these things, sa lahat ng mga problema ito, mga bagay na ito, we are more than conquerors through Him that love us. Sinabi rin po ni Apostle Paul sa 1 Corinthians chapter 15 verse 57, but thanks be to God which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. 2 Corinthians chapter 2 verse 14, now thanks we unto God which always causeth us to triumph in Christ. Si Apostol Pablo ay nagkaroon din po ng isang karamdaman at hiniling na sa Diyos na tanggalin ng Diyos ang karamdaman ito. Ito po yung sagot ng Diyos sa kanya sa 2 Corinthians chapter 12 verse 9. And He said unto me, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly, therefore, will I glory in my infirmities. The power of Christ may rest upon me. Therefore, I take pleasure in infirmities, in reproaches, in necessities, in persecution, in distresses, for Christ's sake. For when I am weak, then am I strong. So, ang pag-asa po ni Pablo, kahit hindi po gumaling ang kanyang karamdaman, na sa biyaya at tulong ng Panginoon, kaya niya po magpatuloy sa buhay.
At marami pa pong talata tungkol po sa kalakasan na nanggagaling sa Panginoon. At si David mismo ay naranasan niya ang Diyos bilang liwanag, kaligtasan, at kalakasan. Number two, not only in the person of the Lord, but confidence in the performance of the Lord. Sabi po sa verse 2 and 3, when the wicked, even my enemies and foes came upon me to eat up my flesh, they stumbled and fell. Sa sobrang pananakot ng mga kalaban niya, parang literally gusto siyang kainin, sila'y natalo at tinulungan siya ng Panginoon laban sa kanyang mga kalaban. Sabi niya sa verse 3, Psalm 27, verse 3, though an host should encamp against me, my heart shall not fear. Though war should rise against me, in this will I be confident. Napakatindi ng confidence ni David sa Panginoon na kahit hukbo pa yan, kahit gera pa yan na dumating sa kanya, hindi siya matatakot, hindi siya mag-aalala. Talaga nakakatawa na ang kanyang confidence in the Lord provided hope. At naiiniwala po ako, katulad po ng halimbawa ni David, if we will make the Lord our light, our salvation, our strength, magkakaroon po tayo ng pag-asa in the midst of our battle. Pangalawa po, not only our confidence in the Lord provides hope, number two, our commitment to the Lord provides hope. Hindi lang yung magagawa ng Diyos para sa iyo. Kilala nyo naman talaga, wala imposible sa Panginoon. Lahat ng bagay ay magagawa ng Diyos. Sabi nga, for with God, nothing is impossible. Pero meron din inaasahan ng Diyos na dapat nating gawin para sa Kanya. At yun din ang isang naging sikreto ni David, yung kanyang commitment sa Panginoon. In verse 4, Psalm 27 verse 4, one thing have I desire of the Lord, that will I seek after, to dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord, and to inquire at His temple. Tatlong bagay po ang gusto ko pong bigyan ng paliwanag doon sa pangalawang punto, our commitment provides hope. Una, he is committed to lingering near to the Lord. Meron siyang pangako na siya'y patuloy na lalapit sa Panginoon. Sabi nga doon, one thing have I desire of the Lord, that will I seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life. Sinabi rin po ni David sa Psalm 23 verse 6, surely goodness and mercy shall follow me, and I will dwell in the house of the Lord forever. Sinabi niya rin sa isang Psalm, Psalm 84 verse 10, for a day in thy courts is like a thousand. I had rather be a doorkeeper in the house of my God than to dwell in the tents of wickedness. Biro mo yun, isang magaling na hari, ang kanyang desire lang ay tagabukas ng pinto sa bahay ng Panginoon. Alam niyo ang importante kay David, hindi lang yung magagawa na tulong ng Diyos kay David, kundi ano yung pwede niyang gawin para sa Diyos. Kaya nga po, gusto po natin ng pag-asa sa gitna ng ating battles. Dapat meron tayong desire kung saan naroon ang presensya ng Panginoon, kung saan naroon ang pag-aaral tungkol sa Panginoon, dapat dumuon din tayo. Sabi nga din ni David sa Psalm 1:2, but his delight is in the law of the Lord, and in his law doth he meditate day and night. Then sabi rin sa 1 Thessalonians 5:17, isang paraan din ang paglapit sa Diyos, pray without ceasing. So kailangan po natin manalangin. Ito ay paraan ng pakikipag-usap sa Panginoon. Ang pagbabasa naman ng salita ng Diyos ay paraan ng pakikipag-usap ng Diyos sa atin. Sabi nga doon sa Hebrews chapter 10 verse 25, not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, but exhorting one another in so much the more as you see the day approaching. So ninanais ng mga tunay na lingkod ng Diyos na kung nasaan ang Diyos, kung nasaan ang salita ng Diyos, ay dumuon din siya. Pangalawa, he is committed to loving the Lord. Sabi nga po sa Mark chapter 12 verse 30, and thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, with all thy mind, with all thy strength. This is the first commandment. Sabi doon sa Psalm 27, to behold the beauty of the Lord. David wanted to worship the Lord. Kaya nga sabi po sa John chapter 4 verse 24, God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Kaya yung desire na ito, na hindi lang humingi ng tulong sa Diyos sa kanyang mga problema, kundi nagkaroon siya ng pangako sa Panginoon na mamahalin niya ang Panginoon habang siya ay nabubuhay.
At napatunayan talaga ni David yan. Kahit sa panahon na sobrang bigat ng kanyang pinagdaanan, talagang wala siyang inisip na talagang mahalin ang Diyos sa kanyang buhay. Kaya nga po, tinawag po si David, a man after God's own heart. Then pangatlong commitment ni David, he is committed in leaning on the Lord. Hindi lang siya lalapit sa Panginoon, hindi niya lang mamahalin ang Panginoon, siya buong magtitiwala sa Panginoon. Sabi po sa Proverbs chapter 3, verse 5 and 6, trust in the Lord with all your heart and lean not unto your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He shall direct your path. Lahat ng mga plano at naisip mo, kahit yung problema mo, pag yan inilapit mo sa Panginoon, hindi kanya paubayan, tutulungan kanya. Kaya nga sabi niya doon sa Psalm 27, verse 4, yung pinakahuli, to inquire in the temple of the Lord. Alam niyo po, sa panahon na si David ay may malaking problema, bago siya gumawa ng desisyon, lagi siyang nananalangin, lagi siya nagtatanong kung papayag ba ang Diyos sa kanyang plano o hindi. Alam niyo, napagandang practice ito, na lahat ng ating mga problema, lahat ng ating desisyon, dapat humingi tayo ng karunungan sa Panginoon. Nasabi nga doon sa Proverbs kanina, and He shall direct our paths. Kaya nga po, ito po yung desire ni David na ang kanyang commitment in the Lord provides hope. He wants to be lingering near to the Lord. He wants to love the Lord. He wants to lean on the Lord. Na lahat ng desire niya ay para po sa kapurian ng Panginoon. At panghuli, na susi para sa tinatawag na pag-asa. So sabi nga natin, our confidence in the Lord provides hope. Pangalawa, our commitment to the Lord provides hope. At panghuli, our comfort in the Lord provides hope. Sa Psalm 27, verse 5 and 6, ganito po ang sabi, for in the day of trouble, He shall hide me in His pavilion. In the secret of His tabernacle shall He hide me, and He shall set me up upon a rock. And now shall mine head be lifted up above mine enemies round about. Therefore will I offer in His tabernacle sacrifices of joy. I will sing, yea, I will sing praises unto the Lord. Meron pong apat na bagay na comfort ng Diyos na mabibigay ng pag-asa po sa atin. Number one, God has a sheltered place for us. Sabi po doon sa verse 5, for in the day of trouble, He shall hide me in His pavilion. Ano po ba ang ibig sabihin nito? Sa panahon po ng mga gera, habang sila nandoon sa may mga tent, marami pong tent sa isang battlefield, pero yung pinakagit ng tent, kung saan nandoon ang hari, yun ang tinatawag na pavilion. So lahat ng mga tao na nasa loob ng tent na yun, ng pavilion na yun, kasama ang hari, ay protected at safe sa kalaban. Dahil napapalibutan sila ng sundalo, at higit sa lahat, katabi niya yung hari. So, symbolically, si David, sabi niya, sa kanyang problema, siya ay nandoon sa pavilion ng Panginoon. Nandoon siya sa isang lugar na siya ay talagang ligtas dahil siya ay tutulungan ng Panginoon, at talaga naman, naranasan talaga ni David yung pagkukupkup at pagkukupkup ng Panginoon sa buhay niya. Then, pangalawa, sabi po doon, God has a secret place for us. Sabi po sa verse 5, for in the day of trouble, He shall hide me in His pavilion, in the secret, in His tabernacle shall He hide me. Kung titignan niyo po yung larawan, makikita niyo po sa larawan, meron pong tabernacle. Dito po yung nagagawa yung mga worship ng mga priests and Levites. May kwarto po dyan na hindi po pwedeng pasukin ng kahit sino, yung tinatawag na Holy of Holies. Ang pwede lang makapasok dito yung high priest once a year para mag-offer ng sacrifice para sa tao. Kaya nga, kapag yung high priest ay pumasok doon, ng pasaway siya o may kasalanan siya, bigla na lang siya mamamatay doon sa loob. So, yung high doon sa verse 5, parang ganun po, pag tayo po yung lumapit sa Panginoon, tayo po yung nilalagay ng Panginoon doon sa secret place, yung lugar na hindi pwedeng puntahan ng kahit sino. We are very safe in that secret place, in the tabernacle. Kaya nga po, every time we pray, every time we trust the Lord, sa ating mga problema, hindi na sa pavilion, hindi na sa secret place of His tabernacle. At pangatlo, He had a secure place.
God as a secure place for us. Sabi po doon, He shall set me up upon a rock. Alam niyo po, ang rock na tinutukoy dito ay isang napakalapad at napakalaking bato na overshadowing doon sa dagat. At sino man nakatungtong doon ay very safe. Sabi nga po ni David sa Psalm 40, He brought me up also out of the horrible pit, out of the miry clay, and set my feet upon the rock, and established my goings. At sino nga ba itong rock na ito? Sa Matthew 16 verse 18, Then say also unto him, For thou art Peter, si Peter po ay Petros, maliit na bato. Upon this rock, si Christ, Petra, malaking bato, I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Kaya yung malaking bato na yon na pinagsasanligan ng pag-asa ni David sa kanyang buhay ay walang iba kundi ang Panginoon. So itong tatlong ito, shelter place, secret place, at secure place. God has a special place for us. Sabi po ni David, And now shall I lift up mine head over above my enemies round about. Therefore I will offer in his tabernacle sacrifices of joy. I will sing praises unto my Lord. So yung pagpupuri, lahat ng mga bagay na naranasan, mga himala na natanggap, mga blessing na natanggap mula sa Diyos, ay dapat lang ibalik natin ang pagpapasalamat. Dapat lang ibalik natin ang pagpupuri sa Kanya. Maging yung mga problemang pinagdadaan natin na nagkokos ng kalungkutan at discouragement sa atin, dapat tignan natin ito na pwede ito maging blessing in disguise. Sa pamamagitan nito, pwede tayong magpasalamat pa rin sa Panginoon dahil meron siyang magandang layunin. Kaya sabi nga po na ilang talata sa Psalm 96 verse 1, O sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord all the earth. Sabi nga doon sa isa pang sa Psalm 96, Give unto the Lord the glory due unto His name. Bring an offering and come into His courts. At kaya ngayon buong aklat ng Psalm ay punong-puno ng salitang purihin ang Panginoon. Kaya no wonder po si David ay naging matagumpay sa kanyang mga batid, nagkaroon siya ng pag-asa because of the comfort ng Panginoon sa buhay niya. So, Psalm 27, 1-6 ay binigyan po tayo ng mga bagay na dapat natin gawin na sikreto sa panahon ng ating batid. Again, our confidence in the Lord provides hope. Pangalawa, our commitment to the Lord provides hope. And panghuli, our comfort in the Lord provides hope. Kaya nga po, kung sakali na nagkakaroon tayo ng problema at hindi natin nagagawa yung mga bagay na binanggit ko. Number one, let us affirm our confidence in the Lord. Balikan natin ang Diyos, balikan natin ang salita niya. Tingnan natin yung mga dakilang himala na ginawa niya sa mga tao sa Bible. At tingnan mo rin yung mga dakilang himala na naranasan mula sa Panginoon. Pangalawa, let us renew our commitment to the Lord. Marahil dati naglilingkod ka sa Diyos, marahil dati nagsisimba ka, o dati may mga ginagawa ka para sa kapwa ng Diyos, nahinto mo na, balikan mo ulit. Alam niyo po, hindi lang natin kailangan ng Panginoon sa panahon ng problema. Kahit sa panahon ng kasaganahan, kahit sa panahon na okay ang lahat, ay kailangan pa rin natin ng Panginoon. At panghuli, let us, sabi nga, reaffirm our confidence, renew our commitment, at rely on the comfort of the Lord. Ito yung mga bagay na kailangan natin gawin to have hope in the midst of our battle. Harinawa ang mga salita ng Diyos, lalo na ang buhay ni David ay nakapagbigay ng challenge at example sa atin na walang battle, walang problema na hindi kayang solusyonan, na hindi tayo kayang tulungan ng Panginoon. Kung tayo magtitiwala sa Kanya, kung tayo lalapit sa Kanya sa panalangin, kung babasahin natin ang Kanyang salita, makakasupon tayo ng pag-asa. Again, what is the hope in the Bible? It is the deep, settled confidence that God will keep His promise. At totoo po yan, kapag ang Diyos ang nangako, tinutupad niya. Lalo na kung ginawa mo rin yung inanais ng Diyos at inaasahan ng Diyos sa iyo. I hope and pray na pinagpala ka ng salita ng Diyos sa oras na ito. Again, there is hope in the midst of our battle. Magandang araw sa inyo lahat.